Bakit pag masama ang pinag-uusapan, ang bilis nating maniwala? Pero pag mabuti na, meron tayong pagdududa. Like for example, we are so quick to believe that we are depressed. We never doubt sadness in our life. Mas paniwala natin na may masama ang nangyayari sa ating buhay o masama ang ating nararamdaman. Tanungin mo ang isang tao, kumusta ka na? Sasabihin niya, mabuti. Pero kung talagang aalamin mo kung mabuti ba, malalaman mo hindi naman talaga mabuti. Tanungin mo siya, ano yung problema mo? Magkwekwento na yan. Sino bang tao ang walang problema? Pag problema ang pinag-uusapan, siguradong sigurado tayo, meron tayong problemang pinagdaraanan. Problema sa asawa, problema sa anak, problema sa pera, problema sa trabaho, problema sa bansa, problema sa ating pangangatawan, napakaraming problema. We never doubt problems in our life. We believe in these negative things. Pero pag pinag-uusapan mabuti, we always doubt our goodness. We always doubt something good is happening in our life. Dimbawa, sabihin mo sa isang tao, ang ganda mo naman. Anong sasagot niya? Hindi naman. Diba? Sinabi na, ang ganda mo, tapos sasabihin niya, hindi naman. Anong tawag mo doon? Pagdududa. Pinagdududahan mo yung kagandahan mo. O kaya pag sinabihan ka, ang swerte mo naman, ang swerte mo sa buhay mo, ang swerte mo sa pamilya mo, ang swerte mo sa trabaho mo, ano yung sasagot ng iba? Kung alam mo lang. Sasabihin pa, hindi naman. Ang dami ko nga problema eh. Itsura lang na masaya kami, pero meron talaga kami pinagdadaanan, meron talaga kami problema, meron talaga kaming away. Ang swerte mo naman, ang sarap ng buhay mo. Ay, kung alam mo lang kung ano yung pinagdaanan ko, para lang makuha ko yan. O tanungin mo lang yung isang tao, masaya ka ba? May sasagot po ba na, oo? Siguro, sasabihin nila, without our happiness, we doubt that there is something good that is happening in our life. Mas sigurado tayo na may masama tayong nararamdaman, may masamang nangyayari, kesa dun sa naniniwala tayo na may mabuti tayong nararamdaman, nararanasan. At ganyan din, we doubt the goodness of others. Di po ba? Na kahit na anong ipakita nila, meron pa rin konti sa atin. Sinasabing, kaya ginagawa lang yan dahil may masasabi at may masasabi pa rin tayong negative at hindi maganda sa iba. Bakit po kaya ganyan tayo, no? Yung andami-dami ng maganda na nangyayari sa buhay, makikita mo pa rin yung napakakonting dumi. Hilig natin tinitignan yung mga imperfections ng buhay. But we fail to celebrate the goodness and the grace and the happiness and joy of life. Bakit kaya ganyan tayo? Ito ay dahil sa masama. It is because of the evil one that has infected our soul. Yung masama ang naglalagay ng pagdududa sa atin sa mabuti. Naalala niyo po yung kwento sa Genesis, si Adan at si Eva. Ang ganda na ng paraiso. Binigay na ng Diyos ang lahat sa kanila. Pero sino yung nagsulsol sa kanila? Sino yung bumubulong sa kanila na nagsabing, hindi, kainin nyo yan kasi magiging mas matalino kayo kasi malalaman nyo kung ano yung nalalaman ng Diyos. And they started to doubt God dahil nakinig sila sa masama. Kaya nga, nakalimutan nila yung kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Pinagdudahan nila ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Oo nga no, sabi nila. Ano kaya ang tinatago ng Diyos sa atin? At kinahin nila yung pinagbabawal na bunga. Hindi ba hanggang ngayon ganyan din ang ugali natin sa bawat isa? Pinagdududahan natin ang kabutihan ng bawat isa. Pinagdududahan natin yung mabuti na nangyayari sa ating buhay. Pero siguradong sigurado tayo dun sa masama. Yan yung pagkakaiba ng Diyos sa atin. When we are so quick to believe
there's something wrong. God is so quick to believe on our goodness. God always chooses to believe on the good, while we always choose to believe on the bad that is happening in our life. Tingnan niyo po ang ating Panginoon si Jesus. Binigay daw niya yung susi ng langit kay San Pedro. Sino ba itong si San Pedro? Ano ba ang kanyang pagkatao? Hindi naman siya perpektong tao. Inamin niya, makasalanan siya. Mainitin ang kanyang ulo. Nung dinadakip ang ating Panginoon, di ba? Nakipag-away pa siya. At natapyas pa niya, naputol pa niya yung tenga ng mga isa sa mga dumadakip kay Jesus. At higit pa doon, isa din siya sa mga umalis. Itinakwil ang ating Panginoon. But Jesus chose to see the goodness of this man. And he chose to believe on his goodness. Despite the fact that Jesus knows he will betray me. Jesus knows this is a sinful man. Jesus knows this is a bad person. He is imperfect. He chose to believe. And why is that? Because he loved him. Pinagkatiwala ang susi ng langit sa taong masama. Eh kung nga tayo, hindi naman natin mapagkakatiwala ang susi ng bahay natin. Susi po ng inyong kotse. Kahit kanino, hindi po ba? Kanino mo pagkakatiwala yung napakahalagang bagay dun sa taong mahal mo? Minahal siya ni Jesus, kaya pinagkatiwalaan siya. At yan din po ang paalaala sa atin. Pag ikaw ay nagmamahal, makikita mo ang kabutihan ng tao. Pag ikaw ay nagmamahal, doon mo lang mapagkakatiwalaan ang tao. Without love, you can never see the goodness of others. Without love, you can never believe that they are good. And without love, you can never trust